pangarap ko pa ay maging isang ganap pong agrikulturista. Lumawak po ako sa binhin ng pag-asa program upang mas luminang pang aking kaisipan at isip sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga baboy or mga manok. Maangat pa ang aking kaalaman na maitatag ko ang agrikultura sa aming munisipalidad. Ang aking inaasahan sa binhin ng pag-asa program, dito hubugin ang aking kaisipan na at kakayahan, mga talento sa pagsasaka na magagamit ko at may apply ko sa mga darating na panahon. Yung naramdaman ko sa pagsasanay na yun, laki ang kasiyahan ko at tuwa at nakaka-excite siya dahil marami pa akong matututunan sa pagsasanay na yun dahil sa darating na panahon, pwede ko pa siyang ma-i-apply sa pagsasaka ko dito sa aming lugar at may i-share ko rin sa ibang mga kabataan o sa ibang tao yung mga natutunan ko sa pagsasanay na yun. Bilang isang kapamilya po ni Christian at punong barangay din dito sa aming lugar, si Christian po kilala sa isang kabataang mahilig magtanim at mag-alaga ng hayop. Ang napansin ko po sa kanya, nang dahil po sa binhi ng pag-asa training program, nakonsign po, siya po naging malawak ang kanyang kaalaman at pag-aalaga ng hayop. Sa ngayon po, nakikita naman po namin dito sa aming lugar na siya po talagang interesado o progresibo sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga gulay. Na kung saan po ngayon siguro isa na sa nakukunan niyang kabuhayan para makatulong sa kanyang pamilya. Marami ang naging epekto ng pagsasanay para sa akin dahil ang pagsasanay na ito magagamit ko upang may upgrade ko ang aking taniman sa pag-aalaga ko ng mga hayop. May apply ko siya and yung mga kasanayan doon, may babahagi ko pa sa ibang mga kabataan ngayon. Ang sinagawa ko matapos ang pagsasanay namin noon, sa provincial TOT, pag-uwi ko noon, nai-adapt ko kaagad siya at madali ko siyang ibahagi sa iba dahil sabi nga sa binhi ng pag-asa ni Ma'am Elsa na kami ang seed of hope ng ating komunidad. Kumbaga, kami ngayon ang magiging isa sa mga magpapaunlad sa ating sa ating bansa dahil sa pagsasaka natin makukuha ang lahat ng ating pangangailangan. Ito po sa amin, hindi lang po ako ang naging interesado sa pag-aagrikultura. Marami po dito sa aming mga kabataan na na-inspire ni Christian sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng hayop. Sa katunayan po, nagbibigay pa si Christian ng mga punla dito sa amin para po maitanim o sabi kan masimulan ang mga sa aming mga kanya-kanilang bakuran. Yung mga natutunan ko po doon, sabi ko nga po, nai-adapt ko na po siya ngayon and nagagamit ko na siya para sa pang-araw-araw kong ginagawa. Then, ngayon sa katunayan nga po, ngayong darating na Disyembre, magkakaroon kami ng isang training at seminar na lalahokan ng mga kabataan upang ma-share namin sa kanila kung ano yung natutunan namin doon. At lahat ng mga kabataan ngayon, ma-encourage namin na mag-venture sa agriculture. Meron na po akong natanggap na post-training support galing sa ATI Bicol at kay Senator Grace po na 20 heads ng Decal Brown Chicken, 18 hens at 2 rooster. At sa ngayon po, nangingitlog na sila. And laking kasiyahan ko po itong kang natanggap ko po ito dahil malaking tulong po siya sa akin dahil nakakapagbigay siya ng income at nakakapagbawas pa rin po siya ng stress sa akin lalo na ngayon ngayon po ay nag-aaral po ako. Marami pong mga gawain. Pag nakikita ko lang po sila, parang nawawala na po yung mga problema or stress ko po sa buhay. Naikwento ko po ang mga natutunan ko sa pagsasanay sa mga kaibigan ko po, kapamilya at sa mga magulang ko po. Then, ang naging reaction po nila, masaya sila dahil naging proud sila sa akin dahil
mayroon na naman akong bagong kaalaman na magagamit ko in the near future po. Ngayon po, ang sinasagawa ko po ngayon is nagbibigay ako ng kaunting kaalaman ko, yung mga natutunan ko sa pagsasanay, ibinabahagi ko na rin sa iba para mayroon na rin silang kaalaman sa kung ano yung natutunan namin dun sa pagsasanay na yun. Then, gusto ko pang mas maghanap pa ng mga additional information sa ano yan, about agriculture, dahil dito mas nakikilala ko ang aking sarili na sa agriculture, hindi lang pagtatanim ang ano nila. Dahil sa agriculture, marami pang mga opportunities ang pwede mong makuha. Dito mapapalago ang iyong kaisipan, ang knowledge mo, learnings about agriculture, leadership skills, yan, mapapalago yan dahil sa agriculture. Mahalaga ang isang leadership sa isang agripreneur dahil sila yung mga nagbabahagi ng kanilang mga kaalaman sa iba, especially yung mga out of school youth. Pag mayroong mga leadership skills training sa mga agripreneur, sila yung magtuturo sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Sa ganito, sa ganyan, dito, doon. Yan ang mga ituturo sa kanila kung ano ba yung mga tamang pamamaraan na pwede nilang magamit in the near, or kung sakali man na mag-venture sila sa agriculture at gagawa ng kanilang sariling business. Marami ang benepisyong maibabahagi ng isang agripreneur sa community natin dahil nagbibigay sila ng hindi lang kaalaman, dahil pwede rin silang magbigay ng kanilang suporta sa kanilang komunidad, yung nagbibigay sila ng mga post-training support, mga starter kit. Yan ang ginagawa ng mga benepisyo ng isang agripreneur sa community natin. Ang masasabi ko lang ngayon sa mga kabataan ngayon, huwag kayong matakot na mag-venture sa agriculture, dahil hindi lang yan tanim, pangingisda mo, or kumbaga pabubong ka lang ng lupa, yan lang gagawin mo sa agriculture. Hindi yan, tanggalin na natin yung stigma natin na ang agriculture, walang opportunity yan. Sa agriculture, maraming opportunity. Marami kang makukuha sa agriculture. Pwede mong magamit siya sa mga business mo, pwede kang magtayo ng sarili mong farm, pwede kang magtrabaho sa mga malaking kumpanya. Yan ang mga opportunities sa agriculture. Sa ngayon, ang sabi po baga ni Rizal is kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, gawin natin ito dahil bumababa na yung mga nagbe-venture sa agriculture. Ngayon, hilig na nila mga magdo-doktor sila, mag-engineer. Sa tingin nyo, kung walang mga agriculture student or mga nag-engage sa agriculture, wala tayong makakain. Itaas natin ang bandera ng pagsasaka para sa darating na panahon. Tayo ang aasahan ng ating bayan. Ako ay isang binhi ng pag-asa.